evidence na galing sa ombudsman. Tungkol po yan sa kaso ni Secretary Bora. Oo, James, natanggap ko. Tinitingnan ko siya ngayon. James, maraming salamat sa patuloy mong pag-iimbestiga. Lagi ka mag-iingat, ha? Yes, ma'am. Sige, James. Iisip niyan, Dad, si Cardo Dalisay. Ano ba, Kuya? Bakit? Totoo naman, ha? Hindi lang naman si Alyana ang kaaway mo, Clarice. Dalawa sila, si Alyana at yung asawa niyang si Cardo. Bakit ba, Dad? Eh, kailan naman ito yung kaaway ni Cardo, eh? Not me. Ang gagawin natin ngayon, Alyana? Ano yung nasa batas? Kung ano yung tama. Eh, paano yun? Eh, mga inangkinan nila ng kanilang batas. Eh, tapos ngayon may posisyon pa sa palasyo. Nakita mo kung anong klaseng lason yung mga dalisay na yan, ha? We are supposed to be enjoying this trip. This is a triumphant moment for me because I'm about to be pronounced as the new executive secretary to the president. Pero ano nangyayari, ha? Ano nangyayari sa atin dito sa loob ng kotseng ito? Nagkakaasaran tayo na dahil pa rin dyan sa hayop na dalisay na yan. Mr. President, Madam First Lady, narito na po si Secretary Padua, kasama niya po ang pamilya niya. Secretary Padua. Good morning po, sir. Madam First Lady, good morning po. Sir, Madam, may I present my family? This is Ellen, my wife. I'm honored to meet you, Mr. President. I'm honored to meet you too, Mrs. Padua. Madam First Lady. Sa wakas, na-meet ko din kayo. I'm a fan. Salamat. This is my son, Jimbo. Mr. President, you are amazing, sir. Thank you, Jimbo. Madam First Lady, it's a pleasure to meet you finally. And of course, my daughter, Clarice. Sir, hello po. Hi, ma'am. Hi. Pwede po ba ako makiselfie sa inyo? Sure. Oh my God. Clarice, pwede ba ako sumama dyan? Pwede po closer kayong dalawa. One, two, three. Taas ang kanang kamay at ulitin ang aking sasabihin. Ako, si Arturo Padua, na itinalaga sa katungkulan bilang ehekutibong kalihim ng Pangulo, ay tahimtim na nanunumpa na tutuparin ko ng buong katapatan sa abot ng aking kakayahan ang tungkuling aking sinusumpaan bilang ehekutibong kalihim ng Pangulo ng Republika ng Pilipinas. Aking itataguyod, susundin at ipagtatanggol ang saligang batas ng Pilipinas at tunay na mananalig at tatalima dito. At kusa kong babalikatin ng mga pananagutang ito na walang pasubali o hangaring umiwas. Kasihan nawa ako ng Diyos. Ito na to, Jacob. Abot kamay na natin ang kukuha ng kapangyarihan sa palasyo. Mabuti na lang at kaibigan natin si Arturo. Hindi mahirap kausap si Arturo, Jacob. Basta may hati siya sa kanyang servisyo. I'm just glad he's in a position of power. Nagkakaporma na ang lahat ng plano natin. Malapit na sa aktualidad. Hindi ko akalain hahantong sa lahat ng ganito. Pakiramdam ko ngayon, wala akong kakampi sa laban ko. Maski ang presidente tinalikuran na kami, pati ang batas na pilit namin pinaglalaban, ngayon, kami naman ang pilit na ginigipit. Nagpunta po ako dito para sabihin sa inyo na hindi po totoong ibinibigtang nila kay Lord Delfin. Wala po siyang kasalanan. At hindi niya po magagawa ang lahat ang ibinibigtang sa kanya. Pero malakas ang ebidensya laban kay Delfin. Kaya dapat lang na ikulong siya. Alam ko na lahat ng mga ginagawang kataksilan ni Delfin. Sinungaling si Delfin! Nagpunta po ako dito para linisin ang pangalan ng lolo ko. Meron lang isang taong gusto manira sa pangalan namin. Cardo! Kung nasabi mo na lahat ang gusto mong sabihin, makakaalis ka na ng palasyo. Nalaman ba yung sinabi ko sa iyo na pagbabayaran mo ng mahal ang ginawa mo sa pamilya ko? Paang nambayad ka na ito? Kung hindi ko na maaasahan ng batas na ipagtanggol ang pamilya ko,
Ako na mismo ang hahanap ng ustisya para kay Lolo Delfin. Anong nangyayari kay Cardo? Bakit siya gano'n? Sa totoo niyan la, nasuspindi po si Cardo eh. Eh, kasi ho, napaaway siya kagabi sa kapwa-polis. At natutukan niya ito ng baril. Naku, kaya naman pala mainit ang ulo ni Cardo. Pasensya na kayo. Gulong-gulong isip niya marahil katulad ko. Dahil sa nangyari kay Delfin, salamat na lang. Naririto kayo para sa kanya. Huwag na ho kayong mag-alala. Dahil lagi po kami nandito para alalahin si Sir Cardo. Salamat. One thing I will promise you, gagawin ko lahat ng kakayanan ko upang mapagaang ang workload ng ating presidente through my own small way. Anong balita? Anong nangyayari sa labas? Ito nga po, sir, ang kakapanood ko lang. Si Judge Arturo Padua ng bagong executive secretary. Mr. President, hawak na ng Sandigan Bayan lahat ng dokumento pertaining to Delfin's case. Pati na mga ebidensya na nahanap sa bahay na. We are just waiting for the schedule of the hearing sa Sandigan Bayan. That's good. Ine-expect ko na matatapos ang hearing sa mismong araw ng target date. Para malagot na ang dapat malagot. We will do everything in our power, Mr. President. Sana po kumain na kayo. Baka pumapano na kayo niyan. Sir, importante pong magpalakas kayo. Mabigat po ang kaharapin niyo. Silagay natin sa kotse. Ding! Jimbo, palis na ako. But before I do go, a few reminders. Ano yun, Dad? Mula ngayon, especially now, mas lalo kayong mag-iingat sa mga bulilyaso. Tandaan ninyo, pwede pa rin namang magnegosyo ng illegal. Basta titiyakin nyo lang na malinis at walang sablay, okay? Noted. At ikaw, Clarice, tigilan mo na ang pagkaloko mo kay Cardo na walang idudulot na maganda yan para sa'yo o sa pamilya natin. Dad, I'm 21. So it's my personal business kung kanino ako magkakagusto. You may be 21, but you still live under my roof. And so my word is law! Sir! Kapteng Dalisay! Ano pong may paglilingkod ko sa inyo? Kailangan ko ng malakas ang baril. Marami po tayong baril, sir. Ranging from shotguns to high-powered rifles. Saan niyo po magagamitin? May pag-aanda lang ako. Simple, sir. Sumunod kayo sa akin. Captain Dalisay. Captain Dalisay, ito na po ang lahat ng stocks namin. Sigurado hindi ka matidiyado sa kung ano ang pinaghahandaan mo. Pwede ko ba iputok ko mga to? Pwede, pwede, sir. We are here because we are going to give this to Clarice. Na naman! Kulit-kulit talaga ng Alyana na yan. Talaga? Hanggat hindi kayo sumasasamin sa barangay, hindi namin kayo titigilan. Ang kapal talaga ng mga mukha ninyo, ha? Alam mo, tignan mo to, ha? Tignan mo to. Hindi mo ba nakikita to, ha? Kaibigan ko ang presidente at ang first lady. So it means you cannot touch us. At sabihin mo dyan sa Alyana na yan, ha? Go to hell. Oh, ano ba ginagawa niyo dito? Lumayas nga kayo! Layas! Nakalabas na kayo. Tara, ha? Bus! Goodness! Ha, nakakasira ng araw. Maraming salamat po talaga sa tulong niyo, ha? Pero ia-atras ko na po yung reklamo ko. Aling Nina, wag naman po. Pinaglalaban po kayo ng barangay. Kaya dapat di rin po kayo bumitaw. Kapitano, sinasabi niyo nga po, executive secretary na po ng presidente si Judge Padua. Natatakot na po ako sa kanila.
Nako, Ma'am Clarice, eh wala naman yung binatbat sa'yo, no? Oo nga, Ma'am. Dugong Padua ka kaya? Eh siya, sino ba siya? I know, right? May pa-summons pa siya, wala namang silbi. Hello! Executive Secretary yung tatay ko. Eh, hindi naman si Judge Padua na nalabanan natin. Si Clarice. Tama. Kaya kailangan natin lumaban hanggang sa huli. And who are they? Hindi naman sakop ni Judge Padua itong barangay natin eh. At saka, in fact, si Kapitana ang head dito. At he's in palace. Yun na nga po eh, palasyo. Ano pong laban ko sa presidente ng Pilipinas? Huwag po kayo panghinaan ng loob. Nandito po kami para sa inyo. Hindi na po talaga, Kapitana. Pasensya na po. Iniisip ko lang din po yung kapakanan ng mga anak ko. Pasensya na po talaga, Kapitana. Sige po, papaalam na po ako. Aling Lina! Aling Lina! Madam, ipinatawag niyo rin po ako. May importante tayong pag-uusapan. Ano yun? Hanggat gusto nila akong pahirapan, nahihirapan nila ako. Kabado ako sa kaso ni Delfin. Baka sumabog sa akin ang mga ebidensyang pinanta ko. Akong ituro. Malinis naman yata ang pagkakaduwa mo. Di ba? Boss, ano naman siya? Pwede mo ba ako sabi ng branch manager niyo? Bakit, sir? Para saan? Sir! Kilala mo ako, Al. Sigurista ako. Pero kailangan 101% tayong sigurado. Sir! Sino ba ang manager dito? Bakit po ang problema? Wala nang problema! Sino ba ang manager dito? Sabi mo, gusto ko siya makausap! Si Captain Dalingsay! Pagkos lang. Yes, sir. Buwang tatamaan ka sa akin. Okay. Ako na bahala. Binigyan mo sa akin ang posisyon na ito dahil alam mong dati akong judge. Magaling akong maglibing ng mga ebidensya. Sir, tara sir. Samahan ko po kayo kay manager. Balik ka sa harapan ko. Sasampakin kita. Ma'am, ito na po siya, ma'am. Anong kailangan niyo po sa akin, sir? Paano nagkaroon ng ganung kalaking pera sa bangka ko ni General Bora? Sir, upo muna po. Hindi ko kailangan upo! Tandaan mo itong sasabihin ko. Kapag nalaman ko na kasabot ka sa pagkakakulong Lord Dolphin, ako mismo mag-aating sa'yo sa kulungan. Wala po akong kinalaman, sir. Tumigil ka! Sir! Tandaan mo itong sasabihin ko. Mabalikan kita. Ako mismo mag-aatid sa'yo sa kulungan. Sir, kina, sir. Baka lang bungal, baka bangasin ko yung nag-iisa mong ngipin, damputin niya sa basurana. Di ba kayo mga bakura? Eh, di ba yung dati mong amo, si Conji, tsaka si Capbar? O, di ba nakakulong ngayon? Alam niyo, di ba si General Borja nakakulong din ngayon? Di ba naman niyo napapatunayan na may sala siya, maabsuelto yun kasi wala siyang kasalanan. Gusto mo ipalit kita sa kulungan? Ang ibabin niyo na alin yun, magbubulok si General Borja doon. Huwag kang makalit! Pasan din to ni Secretary Bora. Lora, lola po ha? Kipag-away mo si Tiang Yolly sa labas. Ha? Opo, putoy po natin. Ay, bakit na naman? Itong mga tayo ko, ano nung sinasabi tungkol kay Lolo Gentay, tapos inaalit, ustapo niya yung pamilya natin eh. Bakit? Totoo naman ah. Oo nga. Maglalakoy ang pamilya niyo. Tumigil na kayo. Orang si General Bora. Tumigil kayo, ha? Huwag mo kaming husgahan. Tumigil kayo, baka hindi ako makapagtimpi. Kung hindi totoo yun, bakit nakakulong si General Bora ngayon? Oo nga, oo nga. Tayo na. Sobra na kayo. Tama na, tama na. Pag hindi ka tumigil, ako makakalaban mo. Tumahimik kayong lahat. Pero General, kinakailangan ko na impormasyon tungkol doon sa account at nasasabi nyo kay Eduardo Villamor. Ayon sa records na hawak ko, dating involved sa kidnapping syndicate itong si Villamor. Nakatimbre siya sa MMDA at sa HPG. Mukhang matagal niya nang ginagawa to. MMDA?
Sige, ako na bahala, General. Hahanap ako ng mga records niya sa MMDA. Cardo, mag-iingat ka. Miguel, alam mo bang maaari kang makasuhan at matanggal sa trabaho dahil sa ginawa mo? Sir, gipit lang, mami. Alam mo, pag natuto kang magluto nitong kakanin, konti lang ang puhunan, pero malaki ang kita. Halika dito sa kusina, dito tayo mag-usap. Sige. Maraming salamat ulit, ha. Huwag muna sana sayangin itong pagkakataon na ito para magbago. Pangako, sir. Pangako. Hindi na pumuunin.